So magandang araw, welcome back ulit sa ating channel. Ngayon ay meron naman tayong bubuoing electric fan. So ito ay floor pan. So ayan, floor pan siya. Sabi ng may-ari, ginagamit niya daw ito kanina, ay bigla na lang huminto. So ang brand nga pala nito ay ayan, Extreme. So bago pa raw ito, halos 2 buwan pa lang niyang ginagamit. So kita-kita naman sa mga piyasa niya, ayan, napakalinis pa. Kaya totoong ang bago pa lang to. Okay. So, chinek ko to kanina dahil sabi nangamoy sunog daw. So, chinek ko yung motor, yung wala tayong nakuhang reading doon sa motor. So, nung buksan natin, tinanggal natin yung original na motor, nakita natin yung problema. Sunog yung may part na sunog doon sa motor. Okay? So, okay pa naman yung bushing nito saka yung shafting. Ayan. So, naka-pre-wheel pa naman siya kanina at saka wala pa siyang alog. Okay. So, ang naging sira lang nito ay yung ano? Yung motor. So, so ang gagawin natin ay magpapalit tayo ng motor. Ito, rewind na motor na ang papalit natin. So, okay. Bago natin umpisahan, kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe dito sa akin channel, mag-subscribe na kayo at paki-like and share na rin. At kung may katanungan kayo, paki-comment na lang. Okay. So bali pagbibili nga pala kayo ng rewind na motor, dadalhin nyo tong stator core. So pwede nyo tanggalin yung tanso, dalhin nyo lang tong stator core kasi kailangan nila to para may rewind uli. So bibigyan kayo ng bagong motor, kukunin nila tong stator core para may rewind nila uli. So ang bili ko nga pala dito kanina ay ano, 200 pesos dito sa area namin, sa Binyan, Laguna kami area. So 200 ang bili natin. So yung mga manggagawa dyan, paki-comment naman kung magkano ang bilihan sa area nyo para malaman ko kung tama yung presyo o mataas yung presyo na ng bilihan dito sa area namin. Okay? So magkakapit na tayo ngayon. So ang naging problema lang itong motor, so ibubuhay na lang uli natin, kakapit na natin. So ito na yung case nya. So ipasok lang natin. So ang ginagawa ko dito ay lagi kong sa taas itong part na to, laging sa taas ko tinatapat. So dito, ayan, sa taas na yan, lagi siyang nasa ibabaw. So ikabit lang natin. So ayan, so ayan, ikabit na natin. So nasa ibabaw siya. So pinutol na natin to kasi mahaba kanina. So nandito lang naman yung switch kaya pinutol ko na, malapit lang naman. So hindi kagaya ng mga ano, nasa ilalim yung switch, nasa may stand. Okay? So tapos ipasok na natin 'to. Yung ano niya, yung shafting at saka yung case niya sa ano, unahan. So yung binili naman nating motor kanina, saktong-sakto lang, halos paras na paras lang nung original na motor. Kasi dinala natin 'to. Kumuha sila ng kapareho nito. So, yun ang binigay sa atin. Okay? So, ayan. So, ito tunnel yun na lang natin. Ilagay lang natin muna yung 4 na tornilyo. Okay? So, sa paghihigpit nito, una dito, tapos nun sa kabila, tapatan. Tapos nyo naman, tapat nun. Okay? So, tanggalin muna natin to. Nakakasagabal kasi. So, ayan. Natanggalin natin yung, ano, stand nya daw. So, ayan. Ipitan uli natin. So, huwag nyo muna higpitan ng maigi. Ilapat nyo lang muna yung tornilyo. Huwag nyo muna higpitan. Tapos, dito naman sa kabila. Okay. Dito naman. So
Tapos higpitan natin ang diretso. Higpitan natin to. Tapos dito naman sa katapatan niya. Para ano, balance. Tapos dito naman. Tapos doon naman sa katapatan niya. Okay. So ayan, naigpitan na natin. So yung play niya, okay naman. Ayan. Para kung mahigpit, pukpukan nyo lang dito. So mag-aalay na yan. So ayan, naka-prewheel. Okay na. So sunod natin gagawin, magwa-wiring na tayo. Okay. So okay, so sa rewind na motor nga pala, laging ang linya niyan, ang common ay yung green. Tapos yung low, yung speed number 1 ay itong puti. Tapos yung medium, yung number 2, speed number 2 ay itong itim. Tapos yung high, yung speed number 3 ay yung pula. Tapos yung dalawang dilaw na natira, yan yung kinakabit sa capacitor. Okay. So sa switch naman tayo. So ito yung line 1 papunta sa plug, ito yung line 2 so, papunta sa common. Okay? Ito yung sa common. Ito yung line 2, line 1 diretso sa switch. Okay? So check muna natin kung okay yung switch niya. Okay? So ang gagawin natin, magte-testar tayo. So ayan, nakaset tayo sa 0. So yung itong nakaumbok na ito, dapat nakatapat dito. Ayan, yan ang nakaset sa 0. So pihitin natin. So ibig sabihin number 1 yon, pakanan. Okay? So itest natin kung may linya yung number 1. So ang gawin natin, yung probe, lagay natin doon sa dito sa ayan. Diyan sa pinakang common ng line 1. Tapos lapat natin doon sa part na ito. So ayan, nagka-reading. So siya yung number 1. So okay. So na-check ko na rin kanina yan. Okay naman yan. So pag yung nakita nyo na yung number 1, ibig sabihin yung number 2, yung sumunod, yung number 3, yung pinakang dulo. Okay. So yung number 1 yung pinakamalapit dito sa line 1. Doon sa common ng line 1, okay? Ayan. So magwa-wiring na tayo. Okay, yung iba naman, so ibang switch naman minsan nandoon sa pinakamalayo. Pero itong switch na ito, pinakamalapit doon sa yung number 1, pinakamalapit doon sa line 1, okay? Doon sa common ng line 1, okay? So itong yung linya lang to, yung hindi dumaan sa switch, sa yung ikakabit natin doon sa common o doon sa green. Doon sa rewind na motor. Okay. So, maglilinya na tayo. So, dahil yung pinakang malapit kanina ang na-tester natin na line 1. Ayan. Yung tinester natin kanina. Na siya yung nasa speed 1. Dito natin kakabit ngayon. Sa puti. Puti rin yung speed 1 niya dito sa switch. Yung original. Tapos doon sa rewind. Puti rin yung speed 1 niya. Okay? Tapos ang number 2 niya, yung sumunod, yung kulay itim naman. O, kulay itim din, pareho lang din. So, yung sa switch, saka sa motor, pareho lang din ang kulay. Pareho siyang itim. So, yung number 3, ito, yung pinakamalayo. So, kulay blue. So, ito lang yung nagkaiba. So, doon sa rewind na motor, ito, pula. Doon sa switch niya, kulay blue. Okay? So, yon, nagkabit na natin yung mga speed niya. So, yung common naman, kakabit naman natin. So, putulin na lang natin to. Lagyan na lang natin ng tape mamaya. So ito yung line 2 sa common mula sa plug. Kapit natin sa common. Yung common ng rewind na motor ay kulay green. Ayan. Kulay green.
So ayan, may kapitan natin. So yung common, diretso sa line 2, punta sa plug, diretso na sa plug, okay? So tapos itong natira, dalawang yellow, so ay para sa capacitor. So kuha lang ako ng capacitor. So ayan, nalagyan na natin ang capacitor. So ang gagawin natin ay kukuha na lang natin. Lalagyan na lang natin ang electrical tape. So hindi na nga pala ako naghihinang ng mga ganito. Electrical tape na lang ginagamit ko, okay? Sa iba naghihinang sila, pero ang discard ko hindi na. So kanya-kanya naman tayo ng pamamaraan. So pero mas okay kung ano, kung may hinang to, okay. Pero yung sa akin walang hinang to. So okay. So ito, ilalagyan ko lang ng mga ano, electrical tape para mabuo na natin. O yan, okay na. Tapos na tayo mag-wiring. Nalagyan na rin natin ng capacitor. Okay? So ngayon, papaanda rin natin. Detestingin natin kung aandar na. So yan, nakasaksak na siya. So, nakasaksak na siya. So pihitin natin yung number 1. So yan, umandar na. Number 2. Okay? Number 3, umaandar na siya. So, lalagyan, ikakabit ko na lang yung mga cover nito. Tapos, titingnan natin, titestingin na natin. So, umaandar na naman siya. Kulang na lang yung bubuoy na lang to. So, mamaya titestingin uli natin para makita nyo. Okay? So, ayan, nabuo na natin. So, titestingin naman natin ngayon. So, ayan, nakasaksak na siya. Okay? Nasaksak na natin. So, testingin na natin. So, switch natin. Number 1. So, ayan yung number 1 niya. So, malaki nga pala itong electric pan ito. Size 18. So, industrial na to. Okay. So, number 2. So, ayan yung number 2 niya. Lakas. Napakalakas. Ayan yung number 3. So, panlakas ng hangin niya. Okay. So, tingnan naman natin kung nagsuswing. So, ayan. Nagsuswing na siya. Okay. Okay, tapos na tayo. Patayin muna natin. Tanggalin na natin sa saksakan. Patayin na natin. So okay. Tapos na tayo. So maraming salamat po sa mga nag-subscribe, nag-like and share. So kung may mga tanong, mag-comment kayo. So hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong suporta. Okay, God bless.